So, karon i-explain ako ang inyong old na circuit design. So, dito mag-start sa solar panel. Solar panel niyo is supposed to be 5 volts na itong nakita na ako. Then, ikandira, i-connect siya sa solar charge controller, which is this kani. Pasok siya dira. Tapos, magawas, kung pila man ka volts ang ingawas dira, muna siyang musulod dira. Sulod sa XL6009 na step up DC to DC voltage converter. So pag test na ako, 12 volts na ito ng gawas. So 12 volts siya. So muna siya dito siya sa relay. Isa na ako, manablock na akong relay dito sa design, ay sa glowing, since kanidaghan kayo. Isa lang na ito, last one is like purpose. And then, nakita na ito dahil ng kuan, itong generator niya na about pila ka volts ang output niya. So, dali, pasok na siya. Laging diretso naman siya sa relay. So, okay na siya dala. Then, ang relay is controlled by the Arduino. Dala. Ano siya, Arduino mo na siya. Dala connected to nan relay. So, pasok na sa relay. So, pag-connect dito, more or less, pila nyo siya. 12 volts gikan sa solar or tatlong sa unknown na voltage gikan sa generator. Ano siya mapasok dito? Dito is another voltage regulator. Step up. Mag-step up ni siya or mag-step down. Basta regulate niya kung pila man pasok dito. Kung pila yung pasok dito, i-regulate niya sa Vout as 48 volts. Ano siya? Ang voltage ng battery, 48 volts. So, mag-charge siya. So, sa change lang ako niya siya, delay. And simplified man niya siya na circuit is, ay na, ang sa glowing. Mga basics lang na pagkita natin components. And nakitanggalin ng mga unnecessary. Dire, ang solar charge controller is unnecessary na siya. Tinatanggalin. Then, dire, ang kanya siya. So, i-assume na ako is magkuha mo bagong kuan. Solar panel. So, higher wattage. Dapat. Then, so, kani, di na ito kailangan magkuan. Step up, ani, to 12 volts. Tanggalin na ito, ani. Ibigay na nato is kani regulator. So in replacement sa solar charge controller is ang regulator nila dito. So so ang solar panel dito sa regulator, then regulator muna 48 volts na. Then same lang gapon ang generator pod na connected siya sa regulator. Kaya pala dito na tayo magpaan. Kaya siya mag-serve as controller sa charging sa battery ang voltage regulator. And ang sensor na sa final circuit design na ako sa daily ipakita. So kani is explanation lang sa itong old and mga minor na changes.